Good morning! Hindi ako mukhang puyat this time, ano? But it's okay. Hinahanap ka, meron akong ipagtatapat. Tumawid pa sa Alrica, wala ka rin pala. Akala ko love's in the air, wala pa rin dun sa akurin. Aray, goodbye, my Dubai. Inatawagan pa kita, di ka sumasagot. Tila inaalat kahit ka. Oh, let's replay the searches, ha? Okay, the title of the song, guys, I think sa YouTube is Dubai by Rami Raimundo. Eh, send ko nga siya. I will comment in the comment box below. Gusto kitang makita. Okay, so nasa page na. Ayan. With you. Okay guys, so good morning pa rin ba? Good morning pa rin sa inyong lahat guys. Now it's 11:08 in the morning dito po sa Dubai. Hello po sa aking mga viewers. Not only just from UAE, but of course, from everyone na nanonood sa atin from all over the world. Good morning po sa inyong lahat guys. Now I have 13 live viewers at nararamdaman ko parang mainit. It's 24. Bakit nakakaramdaman ko ng init? Ayun, so today guys, siguro ang topic ko na i-share sa inyong lahat, this will be like a tutorial, a complete tutorial po para sa lahat ng mga kababayan po natin na nag-a-apply ng mga visas, okay? Especially to those who are from cancellation, okay? So para po maiwasan natin. I think this is very perfect po kasi sa lahat ng mga nag-i-exit now, nag-i-exit ng A to A. Kasi again, ang A2A po kasi is very, ano kasi yan eh, risky and very sensitive. Alright? Ayun, sorry kid, promise picture lang taka uli. Kasi sa sir ng Nikon is sending me message. Hanapin daw niya yung photo ko. Okay, during sa ano sa event ng Nikon. Something when they presented yung new unit nila na D850. Am I correct? Paano na tong workshop mo? Anyway, sige, I'll just reply to him later. Anyway guys, ito, so, ito guys, no, please guys, take note of this para po makatulong po tayo sa mga kababayan po natin na maiwasan po yung medyo mas na-trap, okay? Sila sa loob ng Sharjah Airport na nag-i-exit mo ng A2A. Okay, so number one guys, it's very important that you have to declare all of your history, okay? Dito sa UA, for example, yung tourist visa ka lang talaga pa. Yung tipong ganun. So, you have to mention that to us, okay? Like sa amin, if let's say you are our client, let us know po your background, diba? When it comes to labor record, when it comes to immigration record ng UAE. Kasi po, if you are going to hide something, eh, hindi po kayo matutulungan, o kumbaga hindi kayo maaayos, o hindi maaayos ng staff namin, of course, ang pagpaprocess ng application nyo. So, one thing I would like to share guys is ang mga tips po na sinishare ko ngayon is also sometimes based on my experience, some of the mistake I made from my previous clients na nagkaroon ng konting delay because of that. So, ready na ba kayo? Hello kay Johnson Santos Hernandez. Hi! Kachat kita kahapon, ano? But anyway guys, bago tayo magsimula, let's read some messages muna. Hello kay Mila Bonnier. Ayan, to everyone who's watching this morning or afternoon in the Philippines, good afternoon po sa inyong lahat. Si Jane, sabi ni Junie, meron bang bagong update
Paano kuha ng tourist visa? Well, there is actually a new an update na. Okay, there are some changes na when it comes to visa application or tourist visa applications. Yung rules from the Philippine Immigration Officer is still the same. Okay? Pero po, yung affidavit of support, if as you can see guys, especially yung mga recently lang kumuha po ng affidavit of support, wala na po yung red ribbon na nakalagay. Diba dati, may ribbon pa na pula, nakatali, tapos pahaba na ganon. So this time, ang affidavit of support is wala na pong ganon. Meron na lang siyang sealed sa ilalim, tapos butas na lang yun nandun. Kaya don't get surprised and confused and irritated. Baka magduda ka, baka fake yung binigay sa iyo ng Philippine Consulate. So if it's from Philippine Consulate, expect guys, hindi siya fake. Okay, so sana malinaw po yan ha. And another one is yung Jane, when it comes to ano to Sharjah visa application, mayroon nga siyang age restriction. So again, for male guys, 18 years old and below and 60 years old and above, ayan, kailangan po, meron kayong visa guarantor na immediate family nyo, yun yung nanay, tatay, asawa, anak. If not, hindi po pwede. For female naman, 30 years old and below, and 60 years old and above, same po, required na meron kang immediate family mismo na mag-visa guarantor sa'yo. So to those na nasa gitna, ang age, okay, na bracket na yon is hindi na po kailangan ng visa guarantor. And when you say visa guarantor po, ito ang requirement sa kakailanganin mo. Of course, you need the passport copy of your visa sponsor, Emirates ID, visa page, and your proof of relationship doon sa tao na kukuhanan ng visa. Example, kapatid mo siya, so there should be your birth certificate and birth certificate ng kapatid mo na kukuhanan mo ng visa. For example naman, anak mo, then birth certificate ng anak mo, then your marriage contract. Kung mag-asawa kayo, marriage contract nyo lang is okay na. Okay, so sana nakatulong yan. That's the update. And also, sabi po ni Joe Mark, Madam ba, hello, ask ko lang po kung matagal po ba ang process or releasing ng visa sa Kuwait po. Joe Mark, I'm so sorry, I can't answer this question. To be honest, wala akong idea about visa kasi ng Kuwait. No idea. I think better ask, siguro look for a travel agency na naka-base sila sa Kuwait. Ayun, para po masagutan kayo ng inyong katanungan. Unfortunately, I don't have an idea. Okay, sabi naman ni Jerry Bell. Hi! Jerry, kamusta na? Sir, magkano po ang 3 months visit visa? Exit po Oman galing from cancellation. Last day po, September 19. Okay, Jerry, punta ka na lang dito sa Satwa branch namin. Okay, pag-usapan natin yan, I will help you. Ha? Okay, Jerry, punta ka dito. We are located at the first floor ng Manila Building. Same building kami ng Jollibee Satwa. Magpakita ka sa akin tapos kahit tayo ng ano, humus. Okay, kay Jane, sabi niya, hindi natin tingnan sahod na magbibisa. Okay, ganito Jane, one of the requirement talaga ng affidavit of support, kailangan po may salary talaga na 3,500 ang iyong sponsor or iyong, tawag nito, yes, immediate family na mag-i-sponsor sa'yo. But anyway, just send me a message so we can talk, okay? Marami namang ano, options na pwede kong magawa. Are you coming back? Okay, hello Kai, of course. Ang nag-iisang pinakamaganda, pinaka-sexy, pinaka malandi ang boses sa radio. In a good way, ha? Of course, si DJ Charlene Agoncillo is watching us this morning, guys. Good morning po. Long time no see. I'm trying to be away from the Filipino community these days. Oo, kasi reason, ang dami kong problema. No. Focus muna sa work. Hanggat maaari, binabawasan ko na. So, ang ginagawa ko ngayon is, I'm just, hindi ko na kasi kaya yung time, guys. I needed the rest, okay, during day off. So, during my day off kasi, if I'm doing yung mga vlog na ako yung kasama sa production, ako yung mag-lead ng isang team, ako yung tipong ganong setup, hindi ko na siya kaya. Kaya yung mga tinatanggap ko na lang ngayon ng mga activities na sinasalihan ko is yung pupunta na lang ako doon as a host or pupunta na lang ako doon as a talent. Hindi ko na po kasi kaya. I really need na magpahinga during Fridays kasi Friday lang naman yung day off ko. So, lately kasi na-realize ko na
health is wealth. Okay, hindi po ako nagkasakit. Okay, hindi ko sinasabi nagkasakit ako. But then alam yon, alam ko kasi ang single nito is after, eh, 'di ba? So kaya sabi ko, okay, sige. So ganun lang mangyayari. I've been so evil. I've been so crazy lately with some groups na meron ako, and I apologize for that again. Well, ganito ako, okay? So, yun na lang siguro. Anyway, sabi naman ni Judith Jade Fernandez Adla, good morning, Sir Junie, watching here in Riyadh from Januwen. Hello po, Kuya Junie, eat po tayo ng almusal from Kuwait and hope to see you talaga. Sure, see you soon, Ian Berlungan. Hi, Sir Junie, ingat lagi. And that's all. Okay, guys, so let's proceed na po with our topic this morning. Pinag-uusapan po natin, guys, is ano nga ba yung mga kailangan yung documents for you guys to be secured, okay? If you're going to avail the A2A service from us, okay? From MPK Tourism. So, number one, guys, is sabi ko nga kanina, because I already started discussing it, na you need to declare yung iyong history talaga as a tourist visa or as an employment visa before. Kasi kunyari, you have an issue, let's say, for tourist visa po kasi kung never ka naman nag-overstay ng consecutive, so okay yon. Pero kung let's say, sunod-sunod yung pag-overstay mo, promise na magkakaproblema ko sa Sharjah Airport. Sharjah Airport, guys, is mahigpit sila when it comes to these bad records. Kaya nga kung ang overstay mo is let's say 3 days lang naman or just one time ka pero nag-one month overstay ka, that's still fine. Pero kunyari, yung ang sinasabi ko pong consecutive overstay is kunyari, kumuha ka ng tourist visa mo, nag-overstay ka ng 30 days. Next, kumuha ka ulit ng tourist visa mo, nag-overstay ka ng 2 months. Next, alam mo yung tipong ganong scenario, nagiging sunod-sunod. So in that case, risky po yun. Okay, so better talk to us and then we'll give you other option, better option na mas safer para sa'yo. Okay, another one is, you say if you are from cancellation naman, if you think na meron kang dispute with the company, eh, we suggest guys not to take A2A. Talk to us, marami pong options na we can help you guys. That's actually what's good about MPQ Tourism is we are after dun sa, of course, sa tawag nito, sa magiging sitwasyon mo. Okay? So, yun guys, that's first step. Kailangan mo pong i-mention. Actually, sa lahat po talaga ng mga visa applicants, no, you have to declare everything. Kasi I used to have this client dati, no, akala ko everything is okay. Pero nung nagka-problema na sa immigration officers sa Philippines, doon ko lang nalaman, may offloading experience na pala siya. And she didn't even mention it to me. Kasi po kapag may offload record ka, as an agent, I need to know the reasons, okay? Bakit ka na-reject? Bakit ka na-offload before? And we have to solve that. So kung hindi mo i-declare yon sa akin, hindi po tama yung resetang ibibigay ko sa sakit mo. So yun, kung magka-problema doon, hindi niyo po ako masisisi. Okay, that's why it's very important, guys, that you have to be open. Okay, be honest to your agent para po ma-assist kayo ng tama at maiwasan yung masaya yung pera, yung effort, yung time, yung puyat, and all. Okay, and hello sa mga humabol ng panonood kay Pablo Deles na ng Pablo. Parang kilala kita. Parang ikaw yung naghihilig kagabi. Okay, Bea Avila, yes, health is wealth. Hope to see you soon. Wala nang makulit sa events. We miss you na. Ayun, may client ka na. Hello! Good morning! Leisure visa, it means, ano, wala kang immediate family pa dito? Wala. Ayun, right now, kung ano ba, package bang kukunin mo or just visa? Pero mag-exit ka? Kung ito ay kasi, we can give you na lang ng 2.5. Kasi, lahat na yon. Ang babayaran ko na lang doon is 100 dirhams for A2A service charge sa airport. Parang 2.6? Parang 2.6 yung kailangan mo i-ready. Okay. Yun na yun. Kasi po ang visa pa lang, yung leisure visa is nasa 2,000 na siya in the market. Mm-hmm. Tapos 700 naman yung two-way ticket. So 700 plus 2,000 actually is 2.7 pero binibigyan lang naman siya ng 2.5. Ilang ano po? Ang leisure visa ganito yun. As per, kasi ang ginagawa namin, ang A2A naman talaga is within the day. Pero since hindi nga kasi namin hawak talaga ang approval, ang trabaho lang talaga ng agency is to make sure na ma-process ang application mo. Pero based on our experience for leisure visa, we suggest mag-check-in ka a night before your flight. Kasi in that style kasi, mas okay siya. Kunyari, let's say tomorrow yung flight mo, mag-check-in ka na mamayang gabi, before 10 p.m. para. Ay,
No, kasi ganito yun, okay lang din naman on the same day, but then, as per experience kasi namin, so we suggest yung mga na-experience na namin. Kasi for leisure visa, ganun lang nangyayari. So at least ready ka kaysa naman mag-antay ka, maaga ka pala nandun, tapos bukas ka pa pala ma-approve. That's an issue. Pero so far with that style kasi, we can say naman 90% nagiging okay siya. There are few things na hindi namin control. For example, nagkaroon ng system doon ng immigration, so expect na next day morning talaga ang approval. So, kaya ang ginagawa namin, better to be ready for the worst, rather than saying wala ka talagang dalang extra, wala ka malang extra budget, at ika, abutin pala ako ng next day morning ko, wala ko pang breakfast, nandun ka na, wala ka na ligo, ang pangit mo, nagutom ka pa. So, yun naman ang ginagawa ng MPQ. Kami kasi, we better to share yung worst scenario, rather than to paasahin sa isang 24 hours, which, 90% naman, naging okay naman siya. Saan po mo check? Alin? May access po ba sa hotel na kung saan pwede check-in? No, walang hotel yun. Mag-check-in ka lang sa airport. Ah, sa airport. Walang hotel. Doon ka lang. Ganito sa yun, ang application kasi ng visa ng E2A is everyday yun. Every 9 o'clock, doon nagsisimula ang immigration processing. Kasi kung nakapasok ko na ng a night before, yung application mo, nauna ka na sa batch. So definitely, pagpatak nung start ng operation ng processing nila, mauna, maaaring kasama ka na. So kung wala ka namang problema with immigration record dito or labor record dito, then there's nothing for you to be worried about anyway. Yun nga lang, gusto lang namin maging ready ka for the worst. Yun nga yung abutin ka ng maring morning, gano'n. Diba? Kasi may iba kasi lalo na for girls, minsan man, kabuhan, yung menstruation niya pala, wala siyang dalang ganito man lang. Kasi, alam mo yung feeling na gano'n. So at least ready, ang kaya nga sa voucher namin, naka-mention doon, extra clothes, extra, kahit chicha man lang dyan o gano'n. Kasi mas okay. Pa lang po, dapat Oo. And then what's good about us is we are very transparent sa communication. Kasi kapag may in case man magkaroon ng problem, eh open kami. Hindi yung tipong, on process, but actually may problema pa na. We have to let you know. Kasi nga, record mo kasi yun sa immigration eh. So, kailangan tulungan tayo, how can we solve yung problema. Example, na document required ka, it's because as per immigration record, hindi pa naka-cancel daw ang iyong existing employment visa. So we need a cancellation from your side. So pag sinet mo yan, ipaprocess na ulit yun, then okay mo siya. Yun, kasi may ibang agency na, kasi ang result kasi non-rejected. So for some other travel agencies, sorry mong rejected talaga. Pero actually, there's still a solution. Alamin mo ano yung reason ng rejection. Kunyari, let's say, hindi na process kasi hindi daw nakita ang exit stamp mo. Parang hindi pa siya still in UAE. So ang gagawin namin, we have to submit your stamp, exit stamp, yung proof na nakalabas ka na nga. So send it again, and then, ayun na. Couple of hours, okay na siya. Yun ang kagandahan na kailangan you have to be transparent with the client. Kaya ang rule talaga namin, dapat talaga mayroon kang power bank or something. Kasi siyempre yan yung lifeline natin eh. Kapag na-off ka, patay, mahirap. Yun yung problema. May power bank ka ba? Or basta save your battery. Save your battery. Kasi ganun naman, pwede mo namang i-message ako every hour, then wait for my reply. Tapos kapag nagsabi ko na wala din, off it. You're in good hands naman kapag kami nag-handle. For requirements, ito yun. Kailangan mo nang since leisure visa ka, actually may dagdag requirements na sila. Dati kasi passport lang. So we need your passport. Must be 6 months, more than 6 months in validity siya. And then photo with white background to. 2x2 or passport sizes okay. And then we need your birth certificate. Okay, kung medyo malabo yung birth certificate, can you write yung names ng parents mo? For the record lang nila. Yun lang kailangan natin. Yun lang. Yung mom mag-exit sa September 25. Ah, oo, yan. Medyo malapit na. Sige, sige. I'll give you my WhatsApp din. Okay, na. Sa kabila yung ano yung di na? Kasi leisure naman yun. Kailangan lang, ganito sana, kung may immediate family ka sana dito, yun ang kailangan natin mga documents ng relative mo. Sila yung magbibisa garo. Sir, paano po yun kung wala pa siyang visa? May work siya, pero wala pa siyang visa. Ah, hindi pwede. Kailangan resident siya. Anyway, kasi kahit pa paano, magkano lang dinagdag mo? 400 na lang. Kisa sa mag 1 month visa ka. Kasi ano? Paano po pag mag-ala? Ano po? Paano po pag mag-ala? Butuan lang.
2-1 na siya. Kasi Shadja visa ang ibibigay natin sa'yo. Kasi ang option mo na lang, since wala kang immediate family na qualified na mag-visa guarantor, 1-month visa or leisure visa. Ikaw magwa 1-month visa ka, 1-4 or 1-3 na lang pala sa amin, pero it's a waste of time again na mag-exit ka na lang. Alam mo na, hassle lang. Edi, kunin mo na lang yung package. Sayang. Ang opening namin, actually urgent kami for accountant. Ano pang background niyo? Ah, masyado nung mataas. Hindi namin kailangan. Gusto namin yung mga pwede namin apihin. Ay, sure. Ano pa ba? Ano pa ba? Sa bida. Will you pa api? Sir, sa HR? HR? Hotels. Punta ka sa Dositani website. Dositani. Dositani. Hindi, ganito yun. Search mo yung mga top, let's say, 100 na hotels dito. Then, may website naman yung mga yan eh. Punta ka sa careers. Then, apply ka ng CV mo doon. I suggest apply during madaling araw. Kasi if ever, once na yung HR papasok sa office, of course, yung recent ang makikita nito, di ba? My suggestion is, sa subject mo dapat i-mention mo. Kunyari, you're applying, for example, example lang naman, waitress. Ilang years na ba yung total experience mo sa waitress? Say, example, 10 years. So, of course, subject mo, waitress applicant with 10 years experience. So, alam mo yung tipong superlative, yung pinaka, ano, para pag ganun, clickable ka. Ay, teka, sino to? 10 years na experience niya, pwede to. Tapos nakita nila yung resume mo pa, maayos ka doon. Hindi yung tipong parang kinrap lang from Facebook yung photo. Ganun din gawin mo, yung same thing. You can search for top 100 na big companies dito. Then look for their ano, website. Kasi mas ano yun? Yung hiring niyo sa account, talaga itong dapat accounting graduate? Yeah, it must be. Kasi kailangan ng QuickBooks eh. Kasi ang kailangan kasi namin urgent, hindi namin kailangan nung iti-train pa. Kasi aalis na kasi passer. Si aalis na kasi si accountant. Nakahanap na kasi siya ng love life niya. Passer. Dapat passer. Kaya hindi naman kailangan passer. Basta at least kahit pa paano may... Kasi nga, ang visa mo kasi accountant eh. So, kailangan kasi ng ano niya, ng school credentials. Para makwalify ka doon sa position sa visa. Tama ba ako? Yun. Kasi hindi ka pa pwede gagawing general accountant sa visa mo kung wala kang background. Di-inaapi ka. Hindi na love life na kasi siya, so hindi niya na kailangan ng work. Ganon. Galing naman. Sige, sir. Sige pa. Okay, sige. Thank you. And good luck, ha? Good luck sa inyo. Watch Buhay sa Dubai. Oh nga, may YouTube channel ako. Sige. Binibenta ang channel na. Okay, so yun guys. That's our commercial for today. Nasaan na tayo? Nawala na ba ako? Nasaan part na ako? Okay, I think natapos ako doon sa openness nyo sa agent. Okay, so let's continue reading some of the comments muna. Okay, from... Okay, ayun. Kain po tayo ng almusal, labasa ko na yan. Alright, ayun kay Bea, I think I end up with ano, Bea comment na health is wealth. Totoo yun. Yun lang. Okay, and parang may hangover pa, sabi ni Pablo. Okay, sabi naman ni Joy Rain, hello po sir, watching here from Singapore. Ayan, hello sa mga kababayan natin dyan sa Singapore. Kumusta na kayo dyan? You know, nami-miss ko yung mga hawkers food. Diyan sa Singapore, yung sa street food lang, tapos hala, sundok-sundok ka lang, gano'n, nakakatuwa. Okay, and from Sanwen, sabi niya, kuya, may love life ka na, kung wala pa, pwede ka ba maging akin? Ayos yung hugot line, ha? Okay, love life, wag natin mag-usapan yan. Okay, from DJC Nuki, hi Sir Jun, Sir Jay, God bless. Hello kay Liz at Astrid. Okay guys, pasensya na minsan ako na po-pronounce ko ng Bisaya ang mga pangalan nyo. Hello kay Ruby. And sabi niya, hello Sir Juni, God bless. And yun na guys. Okay, let's continue guys, no? Alright, so after nyan guys, yung next stage po na gagawin natin is, you have to submit po all the documents na kailangan nyo po sa agent nyo or sa amin. For example,
if you guys are from cancellation, okay? Of course, ang requirement na kailangan nyo po is of course yung colored passport nyo, yung photo nyo with white background, and if you're applying for 3 months, ah. And then, try to submit also the cancellation letter. Kasi nga po, para lang maiwasan na yung magkaroon ng rejection, okay, yung application nyo, tapos it will take time pa na kontakin ka at ibigay, hanapin mo yung document mo and then ibigay mo sa amin and then submit it to our PRO. Kaya mas maganda po, I suggest, okay, submit all, okay, lahat ng kailangan ng agent na kailangan mo. Okay, so for those who are from cancellation, include guys yung cancellation letter niyo po. You know, I suggest, I think this is a common mistake, no, ng mga kababayan po natin. Please guys, wag naman tayo umasa sa ano lang, especially if we are traveling abroad, if nasa abroad tayo, try to scan all the copies ng mga documents na meron kayo and save it on your phone or your sa email niyo po. That's very important. Yung tipong nandito kailangan mo ng birth certificate, walang kopya. My God, kailangan pang kumontak sa Pilipinas just to ask for the copy and try to have a scan copy po. Kasi syempre, may iba naman kasi mga kababayan po natin na hihingan mo ng copy ng passport. Hala, basta tira na lang ang tira, pinipicture lang na doon pa ang kamay, ang dumi pa ng kamay. Tapos tabingi-tabingi yung may flash, hindi nababasa yung details. So guys, protect, ano po yun, these are your records, okay? Kailangan po meron kayong malinaw na records ng lahat ng mga documents nyo dito sa UAE. Nagtataka ako, there are some followers or some viewers na meron ako na they don't have even a copy of their passport sa kanila. Eh sir, nasa company namin eh. Guys, please, make sure to have your own copy. Kailangan meron man lang sa photos nyo dyan sa phone nyo or save it on your email para meron po kayo in time na kailangan nyo. Kasi what if the office is closed? Tapos kailangan nyo ng mga ganong documents. Okay, that's a friendly reminder lang po sa lahat. Okay, nasa abroad po kayo. Protect guys, protect your documents. Okay, kailangan may secure pala. Secure a copy of your documents po. Hello kay G Hart. Hi sir, ask ko lang po kung makakapasok pa rin ako dyan sa UAE. Kahit di pa ako sponsoran ng family ko as visit visa. Kakauwi ko lang dito sa Pinas last June and planning to go back there soon. Canceled po status ko. Okay G, it's like this. Kailangan po talaga na you have an immediate family na pumunta dito. Kasi po kapag wala, okay, pwede. I'm not saying na 100% ma-offload ka, but there's a risk na maaari kang ma-offload. Okay, kasi yun yung risk. So if you are ready to face the risk na maaari kang ma-offload and waste yung money na ginastos mo, then go ahead. Pero pag hindi po talaga, mas maganda talaga that you have an immediate family talaga na mag-sponsor sa'yo. Especially na may record ka na dito. Okay? Kasi, I don't know your story. Diba, some of the kababayan kasi natin, pupunta rito ng tourist visa, tapos, maghanap ng trabaho, and then dito na mag-change ng visa. So, nagiging issue kasi yan sa Philippine immigration officers natin. So, kung wala kang immediate family ulit dito, sa pagta-travel mo, that will be an issue definitely. Okay, and Leo Vino Gonzalez, I mean, makakuha ng visa. Tama yung minesis na ba siyang una? Hindi ko na mabasa. Wait. I have to close it. Oo, nawala na yung ilang mga messages. Sayang. Okay, anyway guys, to those who sent comments, can you comment it again, please? Nawawala siya sa akin. Miss you, Juni, sabi ni Spirito Resho. Hi, hello ate. Kamusta naman ang Indulgence Beauty Salon? Ayan. Okay, continue tayo guys sa pinag-uusapan natin. This is a complete guide guys sa lahat ng mga mag-AA to A. Ayun, so number one nga po, you have to mention yung buong storya mo sa UAE, sa yung agent, para po maging... para alam ng agent kung paano i-resolve, okay, o paano ipoprocess ang iyong request, okay, na visa. Okay, and second is, yung nga, by declaring kasi yung history mo, let's say kung may immigration record ka ba or labor record ka, at least mabibigyan ka ng magandang option namin, okay, ng MPQ to visa. And second, third is of course, yung nga guys, yung complete documents as much as possible po,
try to secure or submit lahat ng requirements na hiningi sa iyo ng agent niyo. Okay? And happy birthday to Alvin. Happy birthday. You're turning 40 today. Bakit? 27 ka pa lang? 37? Ah, 37. You look 40. Ang sama talaga, pinilit talaga eh, no? Anyway guys, ayun, from Ruby. Pag-husband po ba ang mag-sponsor, wala po magiging problema sa immigration? The answer is yes. Wala po. Okay? Yes. Kasi nga po, again, for as long as you have the immediate family, guys, mag-i-sponsor sa inyo papuntang UAE, wala ho problema. Okay, si Leo, Leo Vino, sabi niya, pwede po ba makakuha kuya ng visit visa ang isang kabayan kapag meron siya pending case sa Dubai court? Meron lang nagpapatanong, thank you and more power. I think, no. Tama ba ako? Diba, no po. Hindi siya po pwede. Okay, and hello kay Jeneline. Salamat na nanonood sa atin dyan sa Bird Dubai. Siya po ang pinaka magandang staff ng MPQ sa sa Bird Dubai. Yun ang sabi niya. Okay? And ayan, hello of course kay Dark Lord dyan at saka kay Super Wing. Super Wing! Nagkaroon ng pangalan ngayon si Wing eh. Ladies and gentlemen, from MPQ Tourism, Super Wing! And hello sa inyong tatlo dyan. Kumusta naman? Paki-process ng lahat ng mga visa ko. Unahin nyo lagi ang application ko, okay? Hindi, joke lang. So, kay Judith Jade Fernandez Adlao, Sir Junie, paano kapag friend lang ang visa? Okay po ba? No, guys. Kailangan po talaga immediate family ang mag-i-sponsor. Okay, again, for those who are... may mga friends na gustong pumunta dito sa Dubai at wala talagang immediate family... And guys, again, uulitin ko po, pwede if you are a traveler, ibig sabihin, turista sa ilang countries na, or a professional in the Philippines, let's say may PRC ID siya, or yung company niya can provide a leave certificate, tapos po pwede po siya mag-travel dito. Okay? Ang sinasabi ko lang po na kailangan talaga ng immediate family if you are, let's say, yung profile mo is yung below average. Ibig sabihin yung, tawag na ito? Calling card. Oh, for me. No, it's for him. For him? I don't know. The picture is for you. So yun guys, so that's very important. Po pwede po mag-travel. Pero yung mga, let's say, yung mga jobless, walang trabaho, yun, pwede sila for visit visa. Pero yung nga, kailangan may immediate family sila. Hi Ruby, advance. Happy birthday, Ruby Salombides. And Son Maneha. Pwede po ba mag-sponsor yung kapatid ng wife ko? Yes, pwede pa yung kapatid ng wife. Ganito yun, guys. Last information na lang kasi it's 11:39 na. Pag sinabi mo pong immediate family is covers yung parents, kapatid, anak, okay, asawa. That's your family. Pero ang okay pa kasi is yung first cousins, yung one away from the family na binabanggit ko. First cousins, asawa ng kapatid mo, anak ng kapatid mo, ano to? Kapatid ng wife mo. Yun nga, yung pwede yun. Or lola mo. Pwede pa yung lola, syempre. Kapatid ng lola mo. Pwede pa ba yun? One away pa yun, di ba? Okay. Kapatid ng lola mo. Pero ang mahirap po yung anak ng first cousin mo, malayo na po yun. O di kaya, first cousin ng asawa, first cousin ng asawa ng kapatid mo, yung mga ganun, hindi na po pwede yun. Okay, and from Myra Jane Nadella, hi po, canceled na po ako. Ano po ba ipapakita sa immigration dito kung lalabas po ako dito sa Dubai? Of course, kailangan po ng cancellation letter nyo. Kasi po, doon po naka-mention kung ano yung date na you are valid to stay in UAE. Okay guys, please don't get confused. Kasi po, dalawa kasi yung wording na ginagamit nila. Minsan, you are valid to stay up to September 30. Minsan naman, you are valid to stay before September 30. So magkaiba po yun. Pag sinabi mong before, it means 29 yung last day mo. Pag sinabing up to, it means hanggang 30 talaga. Okay, so sana po malinaw yan. And yun ang kailangan mo, Myra. Pablo, nagugutom tuloy ako dahil sa'yo. Okay, so before I say goodbye guys, sa lahat po ng mga gusto pa pong magtanong, kahit hindi po tayo naka-live, just write down in the comment box below or send me guys a message, PM me guys. I'm going to write again
sa ating title ang aking WhatsApp number and my call contact number para po matawagan niyo po ako. And our inspirational message for today is, it's good to wait on the Lord while you wait, meditate on His Word. So, iba talaga guys that you have a faith. Okay, iba yun eh. It will make you stronger to face some life issues, struggles. Kaya yun. Yun ang message natin for today guys. Thank you so much again for watching. Buhay sa Dubai Live, and that's all. Bye! Have a nice day! Arlene, hello Sir Juni from Fujera Palace. Thank you guys for watching. Bye-bye!